output. Meron kang 12 mix na pwede mong gawin o simultaneous mix na pwede mong gawin. Out yun, di ba? Ito yung out mo, sir. Pwede kang magkabit dito ng monitors. Dito. Ito, bali ito ginamit kong front left. Front, drums, bass, guitar, yes. Keyboard. Mm-hmm. So, kung meron silang in-ear, so pwede mong ilagay. So, kung meron kang 12 musicians or instrumentalist na, pwede mo silang bigyan ng monitors. Or pwede ka din kumuha ng from front of house, meron ka halimbawang nasa kabila na nakatutok. So, pwede ka rin dumampot dito para makontrol mo siya ng individual. Yan po. Tapos, basically ito, 24 channels to eh. Tama? 24 channels po itong local input nito eh. Pero ang advantage mo rito, expandable to ng 48 channel. Bibilan mo lang siya nung AR2412. Yung parang snake. Yun yung nire-recommend sa amin. Yung box niya na Cat 6 lang yung Cat connection. Cat 6 connection. Asa, so yun lang po siya. 70,000 yata or 80. Medyo ganun po yung kasi ako talaga yun yung kasama niya na nire-recommend sa amin. Hindi na tayo gumamit ng snake wire, di ba? Pero ang maganda, wag mong kunin yung AR2412, kunin mo yung DX series kasi 96 kHz po ito. Hindi po ito 48 kHz, so mas mataas siya. Mas mataas. So mas maganda po yung processing or yung recording mo and yung sound output mo. So yun po. Tapos meron kang ito. Para saan ba itong soft keys? Yan sir, advantage sa'yo to. Kasi halimbawa, tugtog si sila. After tugtog, pwede mo nang i-mute yung drums, inaside mo yung bass, yung gitara, yung backup vocals, or yung effects. So pwede na pong ganon. Hindi nila, dinay mo yan. Sabi nila walang gamit yan doon. Meron po lahat yan. Naku-configure po lahat tong soft keys na to. So, tinanong ko yan eh, sabi nila. Actually, para sa'yo yan, ikaw yung magko-custom yan. Halimbawa, ako kasi, personal, pagka nag-mix ako, like with Parokya ni Edgar, naka-assign sila sa soft keys ko. Meron ako drums, bass, guitar, vocals. So pagtapos ng tugtugan, jeng, para maano ko, pwede kong mute agad. Tapos nandito na rin yung effects ko. Kumbaga nakaangat na ako sa effects ko, pagkakanta, disengage na lang ako. So yun po, mas mabilis. Tapos ang kagandahan nito, easy access ka sa effects mo. Depende sa i-assign mo na effects. Tapos meron kang onboard dito na alam ko, 8 to eh, or 12. 8 or 8, 7, 8 lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ayan, fully customable naman po yung effects mo. Sobrang ganda ng effects ng Alin and Nick. Kaya madali kang ano. So ako kasi pagka nag-i-effects ako, vocalist ko yung drums tsaka instruments or gitara. Lalagay po ako lahat. Tapos meron akong delay para meron akong konting echo or lande pagka akadra. So yun, tapos basically ito, yung processing mo, sabihin nyo po ako medyo mabilis ha. Okay na, record ako. So yan, may processing ka, let's say ito yung channel ko. Kabisado nyo naman po ito, ano? Yung EQ niya. Ang advantage ng digital sa analog, si analog kasi maririnig mo agad. Si digital medyo, although mabilis na rin to kasi may sariling core to na processor ng ano niya, ng mixer niya eh. Kaya pwede mo siyang hatawin agad. Ang advantage nito, dinig mo agad pag ganun mo. Siya naman, dahil visual, makikita mo, medyo parang hahanapin mo pa kung ano yung gaya to, yung highs, yung mga pa, ganun. Yung ganda naman po na ito, napifilter mo. So, pwede mong lakihan or liitan yung width. Ayan. Basically, ayan naman po. So, ito naman yung EQ, madali na to eh. Tapos, meron ka ng high-pass filter with yung low-cut sa boses. Nagamit ko lang naman yan sa mics, usually. Guitar, pero pagka-guitar ko, ganito lang ako. Tapos, I don't know, ay, ito na lang yung high-pass filter mo. Ito, yung high-pass filter mo. Para saan ba yan? Kasi di ba sir, yung gitara naman, hindi naman naririnig yung kalansing niya. Usually, ang naririnig lang yung frequency range niya is between
nasa hindi ka na naman umabot ng 10K. So pwede mo na siyang i-cut para pag nagmi-mix ka, hindi nasasapaw yung ibang frequency na yun, yung isang frequency na bakit kailangan. So maluwag na po yung tunog mo. Yun po. Tapos compressor, sir, ito yung medyo crucial. Especially sa drums, yung gate, yan, yung mga dynamics mo sa boses. Sir, pwede akong meron ng mic para may actual ko sa kanya. Setup na lang. Setup na lang. So, yan. Okay. Save natin. Check. Check. So, ang basic, sir, sa ano, paano ka mag, ano, mag-linya ng ano mo, ng boses mo? Ito, sa ngayon, hindi ko pa nag-start. Opo. So, check. Check, ayan. No? So, pag sinelect mo kasi siya, lalabas na siya. Makikita mo na yung gain niya. Check. Hey. May signal lang. Hey. Opo, may signal lang. Pakit ko sa inyo. Check. Check yung ulang. Naka-break up. Sir, sa auxiliary dumaan ang box mo? Ito naman. Hindi. Dito, sir. Ah, oo yata. Kaya nga save lang. Check. Ito na lang yung ano. Check. Bali, yung 1 to ko, yun yung house, front house. Check. Tapos 5, 6. Check. Monitor ko ginamit. 4. Ba't hindi mo ginamit siya yung left and right? Ito na yung tinuro nila eh. 1, 2 daw. Pwede yan eh. Hindi sir. Auxiliar yung binibigay nila sa inyo. Opo. Yun yung tinuro nila. Kaya sabi ko bakit gano'n, naririnig ko yung sarili ko na hindi ako nakababa. Din ako, pag binababa akong gano'n, meron pa rin sounds. Hindi mo na-utilize yung mixer mo. So ito kasi yung, dito yung nila tinuro. Ito daw. JB kasi, kung mabilisan lang yung makabenta lang. Amote. Kaya pala nangamote din ako eh. Yun po yung talaga yung tutorial niya. Sir, ito, yan. I-routing na natin, sir. Gamitin na natin. Kaya sir. Natawa ko doon ah. So, ang left and right natin, patayin muna natin, sir. Sige, sir. Pagpunta yan. Galing kay ano to ah. Galing kay One World. One World. Oh, ano nila? Oh, sir. Medyo matagal na tayo sa industry ah. Yan yung mga ano eh. Apo. So, 1 into 2 yung left and right mo, tama? Tama.